Okay guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. I-click mo na rin ang subscribe button. Then, i-ring mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Good day guys! Welcome back to my channel. Sa video nito, tuturuan ko kayo paano nga ba magpalit ng password sa inyong PLDT Home Fiber. So, gamit lang ang inyong Android phone at iOS. So, ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin. So, open nyo lang yung Google Chrome nyo guys. Then, i-type nyo lang dito 192.168.1.1, then enter. So, click nyo lang ulit yung default gateway nyo, guys. Then, hanapin nyo lang tong pen icon na to. Then, delete nyo lang tong login.html. So, gawin nyo dyan, lagay nyo yung 8H. Yan. So, i-access natin yung pool admin, guys. So, para naman dito sa administrator, kung nakikita nyo, tsaka yung password. So, pupunta lang ako dito sa aking notepad. Then, i-copy lang natin itong username. So, click nyo lang yan. Then, select. Tapos, i-copy nyo. Then, i-paste nyo lang dito sa my text box. Yan. So, para naman sa password, nandun din sa may notepad. So, i-copy lang natin itong password na yan, guys. So, ilalagay ko yan sa description, guys. Huwag kayo mag-alala. So, copy nyo lang yan. Then, i-paste nyo ulit dito sa may text box. So, may password. Ayan. Paste nyo lang dyan, guys. Then, click nyo yung login. So, dito, guys, punta lang kayo ng debug switch. Hanapin nyo yung debug switch. Then, enable nyo lang itong web admin switch. Ayan. Enable nyo lang yan, guys. Tapos, apply. So, once na okay na, click yung log out. So, okay na yun, guys. Na-enable na natin. Then, dito, i-enter natin dito yung username or yung administrator, yung admin PLDT. So, i-access natin yung pool admin ng PLDT Home Fiber. PLDT. Yan. So, yung password, guys, nandun ulit sa may notepad. So, ilalagay ko yun sa description. So, yan. Kung nakita nyo, ito yung administrator, admin PLDT, tapos yung password. So, ito yung password niya, guys. So, copy nyo lang yan. Tapos, balik ko tayo doon sa may website. Then, paste nyo lang dyan, guys. Then, click nyo yung login. So, guys, dito, mapansin nyo dito is initially login on this account, you must modify account password. So, i-modify natin yung password natin para maging secure. Yan. So, dito guys, kung click ko dyan, so, mapapansin nyo dito, kung makikita nyo yung old password, so, i-paste nyo ulit dito yung password na nilagay natin kanina nung nag-login tayo. So, i-paste nyo lang dyan. Then, yung sa may new password naman, guys. So, kayo nang bahala dyan kung anong gusto nyong password. So, kung gawin nyo, yung mahabang password at yung madaling matandaan. So, dito, re-repeat nyo lang kung anong inilagay nyo doon sa menu password. So, ilalagay nyo lang uli. So, para talagang alam na alam nyo yung password nyo. Then, click nyo yung apply. Then, guys, access successful na. So, click nyo ulit itong nasa taas. Then, i-type nyo dyan, guys, 192.168.1.1/FH and FH yan. Then i-type nyo dito guys yung admin PLDT. So sa password, so okay lang nakakaalam ng password nyo kasi binago nyo na. Then log in. So once na dito na kayo guys, punta lang kayo ng network. Then advanced. Hanapin nyo yung advanced. So mapapansin nyo dito guys, kung makikita nyo dito, so, makikita nyo yung SSID name. Tsaka yung, yan, SSID name. Kung gusto nyo baguhin, pwede nyo baguhin. So, dito naman sa passphrase, dito nyo babaguhin yung password nyo, guys. Yan. Didelete natin yun, tapos maglalagay kayo ng panibago yung password. So, yung iba, nagkaano dito? Dito nagkakalituhan sa password. Dito mapalitan. So, dahil nga kulang sila ng capital letter, small letter, tsaka yung special character. So, kung katulad dito yung special character na to, itong at,
number, dollar, underscore, saka yung N, yung dash, yung plus, so open parenthesis, saka yung close parenthesis. So marami pa yung special character na yan, guys. So maglagay lang kahit isang special character. So yung at ilalagay ko. Tapos huwag nyo kalimutan maglagay ng numbers. Yan. So kung gusto nyo na siyang palitan, click nyo lang yung apply. Then mapapalitan na yan, guys. So guys, paano naman palitan yung 5G natin? So punta lang kayo ng 5G Advance. So hanapin nyo na yung 5G Advance. Yan. So dito, meron ding SSID name. So 5G SSID, kung gusto nyo siyang palitan, pwede naman. So passphrase naman. So delete nyo yan kung gusto nyo siyang palitan. Then ganoon din, guys. Dapat merong capital letter, small letter, special character, tsaka kahit isang special character lang, guys, tsaka yung number. Yan. So yung numbers, yan. 1, 2, 3, 4. For example lang naman to, guys. Then click nyo yung apply. So yun, guys, napalitan nyo na yung password nyo. So ganoon lang kasimple magpalit ng password sa inyong mobile phone, guys. So hope na nakatulong tong video na to, guys. Please like, comment, and share mo na rin tong video na to. Then ilike nyo yung Facebook page ko, yung DPH. Then ipollow nyo na rin, guys. Shoutout nga pala ako ngayon, guys. So shoutout ko tong si Psychopath at saka si Edison Pasco. So yun lang, guys. Hope na nakatulong tong video na to. Hanggang dito na lang. Then, bye!